Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos, upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno, ang ating pag-asa at kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mong aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyo ng maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at ang mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inuunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat
tungkol sa kanya. Ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod sa Poon na Hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako
upang ipaganda ko kayo ng matitiran. Kapag naroon na ako at naipaganda na kayo ng matitiran, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating altar ngayon. Sana laging may kinakasal na deboto na artista. Pero hindi naman kailangang artista. Kahit sinong deboto ay welcome sapagkat ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At napakaganda po. Sana kung umaliwalas ang inyong pakiramdam, gumanda kahit papaano sa nakita natin, lalo na't bilang pagpupuri sa mahal na poon, ay ganun din ang maramdaman natin dahil napakaganda ng mensahe ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Sa Ebanghelyo, ang sinabi niya sa mga tao, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Mukha bang nakakatakot yung katabi mo? O baka ikaw ang mukhang nakakatakot, no? Madami na ngang nakakatakot. Dito pa ako nakatabi, no? Biro lang ho. Pero sa gitna ng maraming mga pinagdaraanan at mga hinaharap, napakagandang paalala. Kaya ka pinasimba ngayon ng Nazareno, yun ang gusto niyang unang sabihin sa iyo, huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. At para daw lalo maibsan ang takot, ang kailangan daw natin, pananampalataya. Kaya't karugtong nun, sabi ni Jesus sa Nazareno, manalig kayo sa Diyos. Huwag kayong matakot, manalig kayo sa Diyos. Kaya sa kabila naman sabihin mo, manalig ka sa Diyos. At sabihin mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo raw po mga kapatid, ang mga taong hindi takot, kundi pananalig sa Diyos ang mas matimbang, siya ang handa na sa himala ng Nazareno. Alam nyo, hindi kuripot, hindi sakim, puno ng awa, himala at pagpapala ang mahal na poon. Alam nyo, minsan ang diferensya, tayo ang hindi pa handa. Tayo ang nabubulagan pa ng ating mga kinakatakutan, ng ating mga alalahanin. Nangungusap na sa iyo ngayon ang Nazareno, pero dahil sa dami ng iniisip mo, sa dami ng inaalala mo, hindi ka tuloy maging handa
sa nais niyang ipapatid sa inyo. Sapagkat kailanman hindi niya tayo binibigo. Kaya nga't ang mga handa na sa himala, handa na sa biyaya at pagpapala ng Poong Hesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, handang-handa na tayo. Amen. Alam niyo raw po, para daw may dalawang klaseng debotong nagpupunta dito sa Quiapo. Dalawa daw uri ng deboto na humaharap kay Jesus Nazareno. Ang unang uri daw ng deboto ay yung debotong puno ng pag-aalala. Aminin natin, kaya ka siguro napasugod dito sa Quiapo dahil ang dami mong inaalala sa buhay. Pag pinagmamasdan ko, lalo na sa gabi, ang mga deboto, ramdam na ramdam mo ang kanilang bigat sa buhay. Sa balikat pa lang kita mo, bagsak na siguro, bigat na sa krus. Kaya, ayun, ang bilis uminit ng ulo, nakanti lang. Kasi, ang dami mong inaalala sa buhay. Ang dami mong alalahanin. Kaya hirap ka makafocus, hirap ka makapakinig, hirap kang maging handa. Pero hindi natin masisisi. Kaya nga tayo nagpupunta rito eh. Kaya nga malapit siya sa puso natin kasi alam natin, maaasahan natin siya. Kaya nga nilalatag natin sa paanan ng Nazareno yung mga pag-aalala natin sa buhay. Ano kaya inaalala mo ngayon? Nag-aalala ka sa sakit mo? Sa sakit ng anak mo, asawa mo? Nag-aalala ka dahil wala ka pang trabaho o baka mawalan ka ng trabaho? Nag-aalala ka para sa matrikula ng anak mo? Nag-aalala ka kung papasa ka sa exam o mabibigyan ka ng visa? Lahat tayo may inaalala at hindi natin masisisi ang bawat isa. Kaya tayo nandito ngayon, punong-puno ng pag-aalala. Pero sana din daw po mga kapatid, bukod sa pag-aalala, ang ikalawa daw na uri ng deboto na nagpupunta rito, puno ng pag-alaala. Nakita niyo yung pagkakaiba. Yung una raw, puno ng pag-aalala. Yung ikalawa daw, puno ng pag-alaala. Pag sinabi nating pag-alaala, kaya siya pupunta, kaya siya nagbabalik, inaalala niya, ginugunitan niya, lalo na ang kabutihan ng Nazareno. At yan, nasaksihan ko. Marami dyan, pagbaba ko mamaya, lalapit sa Father, bumabalik ako, nagpapasalamat ako. Dahil nung huling punta ko sa Quiapo, akala ko wala na ang lahat. Akala ko wala na akong pag-asa. Hindi na ako makapagbabago. Hindi na ako pabauuwiin at pababalikin at patatawarin. Pero awa ng Diyos, nakatindig na uli ako. Nilumapit sa akin, Father, hindi nyo na ba ako natatandaan? Sabi ko, pasensya na po sa dami ng taong nagpupunta dito. Bumalik. Sabi niya, Father, pababasbas uli ako sa kamay ng Nazareno. Nandito po ako noong isang taon, pasamang anak ko. Nung sinama ko po yung anak ko, tinaninga na siya ng doktor kasi na-discovering may cancer po siya. Kaya dali-dali po kami pumunta dito. Nagpapaspas po sa kamay ng Nazareno. Ngayon po, matapos sa isang taon, matapos ng gamutan, matapos ng panalangin, okay na po ang anak ko. Kaya inaalala namin. Kaya daw ang taong puno ng pag-alaala, ano daw yung lagi nating hiyaw at dasal sa Quiapo? Walang hanggang pasasalamat. Dahil inaalala natin na siguro nga, dumadating ang pagsubok.
Katulad ng Nasarenong pasan-pasan ang krus, hindi maiiwasan ang krus. Hindi maiiwasan. Minsan, parang tayo binabayo na ng mga pagsubok. Hindi pa tapos ang isang problema, meron na naman bago. Pero, inaalala natin. Kaya nga, sa unang pagbasa, narinig natin si San Pablo. Pinapangaral niya ang mabuting balita. Anong sabi niya? Si Jesus Nazareno. Pinapatay, pinako sa krus, pinahirapan, pinagtulungan. Pero si Jesus Nazareno, nabuhay na maguli, nagtagumpay. Kaya ipinangaral namin ang mabuting balita. Ito raw ang nagpatibay ng loob sa mga alagad, kahit na marami silang inaharap na paghihirap. Sapagkat alam nila, anuman ang mangyari, magtatagumpay ang Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, aalis ako. Kaya nalungkot yung mga alagad. Diba minsan, ganun din tayo, nalulungkot tayo. Pakiramdam natin, umalis ang Diyos, iniwan na tayo ng Diyos. Parang kinalimutan tayo ng Diyos. Pero sabi ni Jesus sa Sareno, oo, aalis ako. Pero para ipaghanda ko kayo ng matitiran. Sapagkat pag naroon na ako, babalik ako at isasama ko kayo. Kahit anong ibig sabihin nun? Oo, minsan parang umalis ako. Pero tandaan ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo kalilimutan. Sapagkat maaasahang tunay ang Diyos. Mga kapatid, ang tanong ngayon, opo, lahat tayo puno ng pag-aalala. Pero ang tunay daw na deboto, mas matimbang hindi ang pag-aalala kung hindi ang pag-alaala. Pag nakakalimutan na natin na talagang tapat ang Diyos, doon tayo kumakapit sa patalim. Kapag nakakalimutan na natin ang Diyos, ang tunay na pag-asa, kung kani-kanino na lang tayo susunod, magkakasala na tayo, magtataksil na tayo, mandaraya na tayo, magiging marahas na tayo, pag nagiging makakalimutin na tayo. Kaya, kamusta ba ang puso mo ngayon? Ano mas matimbang sa'yo? Sana, oo, may mga inaalala tayo. Maraming alalahanin. Pero sana naman mas matimbang. Sana mas mataas yung pag-alala natin. Huwag natin kalimutan. Tapat si Jesus Nazareno at magtatagumpay ang mabuti. Magtatagumpay ang mga nananatiling tapat, magtatagumpay at bibiyaan ang mga sumusunod ng tunay kay Jesus Nazareno. Huwag pag-alala kung hindi pag-alala ang mamayani. Yun ang ginagawa natin tuwing misa. Inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus Nazareno. Inaalala natin anuman nang mangyari, nariyan ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami. Opo, narito kami kasi puno kami ng mga pag-aalala sa buhay. Marami kaming inaalala. Maraming pagkabalisa, pagkatakot sa puso namin ngayon. Kaya kayo ang aming tinatakbuhan sapagkat kayo ang aming maaasahan. Ngunit mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang kami panay pag-aalala. Narito rin kami para po alalahanin ang iyong kabutihan.
Kaya nga kami puno ng pasasalamat. Inaalala namin ang iyong dakilang sakripisyo at pagbibigay ng buhay para sa aming kaligtasan. Inaalala namin ang iyong katapatan sapagkat naniniwala kami anuman ang mangyari, hindi mo kami bibiguin. Anuman ang mangyari, nag-uumapaw ang iyong biyaya at himala. Kaya tulungan niyo po kaming maging handa sa iyong pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naganda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Amang nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan. At ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawaan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mo tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tunay na deboto, ang tunay na anak ng Diyos, lagi niyang inaalala ang katapatan at kabutihan ng Ama. Kaya't sama-sama nating awitin ang Ama namin. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, pag masyado kaming nag-aalala, masyado kaming balisa, kaya hindi kami tuloy nakakasunod, nakakapakinig ng tunay sa inyo.
linisin niyo po kami. Pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang laging umaalala sa atin. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement, pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Poong Jesus Nazareno. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ika-10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ika-6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan nito ng alilakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan.
Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapastel sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, paglinis at patuloy na pag-ayos ng simbahan. Lalo na po para sa ating Adoration Chapel at Baptistry. Sana po marami pa rin mga deboto ang tumulong. At salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pong pang-ayuda. Kapag may nasunugan ang simbahan ng Quiapo, ang isa sa mga unang tumutugon at nagahanbigay ng tulong sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay hindi lang panay alalahanin ang nasa puso. Bagkos, mas puno siya ng pag-alaala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang alaala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.